Nakarating na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa New York at sa kanya pong pakikipagkita sa Filipino community doon, muling inilatag ni Pangulong Marcos Jr. ang programa ng kanyang administrasyon tungo sa pagpapaunlad ng bansa. Si Alan Francisco sa detalye, live, rise and shine, Alan. Dayan, mag-aalas 12 ng tanghali kanina, ngayong araw yan, September 18, oras dito sa Estados Unidos nang dumating ang sinakyang eroplano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito nga yan sa Amerika. Kasama sa kanyang delegasyon, ang kanyang misis si First Lady Lisa Marcos, anak na si Congressman Sandro Marcos at ilang cabinet officials. Ilang oras matapos dumating dayan, alas 5 naman ng hapon nang nagpunta si Pangulong Marcos sa New Jersey Performing Arts Center para sa event na Meeting with the Filipino Community. Mainit ang naging pagsalubong sa kanya ng mga Pilipino rito. Daladala ng mga Pinoy ang mga maliliit na watawat at winawagayway habang nagbibitiw ng mga pahayag ang Pangulo. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na sinadya niyang unang gawing aktibidad ng pagpunta sa Pinoy community dahil nais niyang magpasalamat sa mga Pilipino matapos siyang iboto at manalo sa nakalipas na halalan. Nagpasalamat din siya sa mga OFW rito dahil sa ambag ng mga ito sa ekonomiya at sa pagtulong na rin sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Kasabay nito dayan ay muli niyang paglatag sa mga programa ng kanyang administrasyon na ani ay makatutulong sa pagpapaunlad sa buhay ng mga Pinoy sa Pilipinas, gaya ng mga programang pa-infrastruktura, agrikultura, kalusugan at marami pang iba. Ito man ang unang naging activity ng Pangulo, ang malaking layunin ng pagpunta niya rito sa US ay ang inaasahang pagdalo sa United Nations General Assembly sa New York. Ayon dayan sa Malacanang, mahalaga ang pagdalo sa UN General Assembly ni Pangulong Marcos taon-taon na itong ginagawa, itong event na ito. No? Magisilbi kasi itong marka sa kanyang unang engagement sa UN na kinikilala ng Pilipinas bilang pinaka-importanting multilateral organization sa mundo, lalo't na sa event din ng mga pinuno ng mga iba pang mga bansa. Kaya bukod sa partisipasyon ng punong ehekutibo sa General Assembly, plano niya ring magkipag-bilateral meeting sa UN Secretary General. Ang Department of Foreign Affairs o DFA una nang sinabi na may konsultasyon kaugnay ng pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kay US President Joe Biden. Excited naman dayan ng ilang Pilipino rito sa Estados Unidos sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gaya na lang ni Connie na mahigit sa 2 dekada ng overseas Filipino worker sa Amerika. Kikita mo ng personal, napakasaya. Ang kapwa si Ferrer naman na sina Alan at Gilbert umaasa na ang pagdalo ni Pangulong Marcos sa malaking pagtitipon na ito ng mga leader ng mga bansa sa mundo ay makalilika ng magandang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Yung maganda yung kanya, adkain niya yun na pumunta dito para makikontin sa United Nations. Kumbaga isa yun sa mga parang way din na magkaroon tayo ng pwedeng investment. Sobrang saya kasi makikita ng buong mundo, buong tao na ito ang Pilipinas. So, for sure, mas maraming maiinganyo at mas maraming makakita, especially sa atin, sa mga culture natin, mas maraming pupunta. Mas possible na mas maraming pupunta sa atin at mas malaki ang income na darating sa Pilipinas. So dayan, as hours or days go by, no, ay mas magiging abala ang punong ehekutibo sa iba't ibang mga meeting, partikular nga sa UN General Assembly. At yan ang balita, kasama si June Bassett. Ako sa Alan Francisco, New Jersey, USA. Maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.